Taiwan, sobrang init dito kaya naglagay ako ng electric fan sa side na to. Baka hindi nyo masyadong marinig ang aking boses. Pero sisikapin pa rin natin na maging clear ang ating boses. Ang aking topic ngayon ay ano nga ba ang copyright claims at copyright strike? Marahil sa ating mga bagong small content creator, mga bagong vloggers, mga small YouTubers, ay maraming katanungan ang ating naisip tungkol sa topic na to. So, ano nga ba ang copyright sa YouTube? It means that hindi mo pwedeng gamitin ang anumang video, anumang materials, anumang content na ginamit na ng iba pang vloggers or iba pang YouTubers na ilalagay mo sa iyong bagong content. Yun ang tinatawag na copyright. May dalawang klase ng copyright. Ito ang tinatawag na copyright claims or content ID claim at ang copyright strike. So, magkaiba po yung copyright claim sa copyright strike. Example, kapag ang isang owner ng isang content ay nag-file ng formal complaint kay YouTube at na-validate ito ni YouTube at or na-assess ito ni YouTube at napatunayan na may copyright claim nga yung content mo, papadalahan ka ngayon ni YouTube ng tinatawag na takedown notice at pwedeng tanggalin or i-remove, ibasura yung content mo na may copyright claims. So, kada account ay pwede kang magkaroon ng tatlo lamang na copyright strike. At pwede nang i-disable ni YouTube ang iyong YouTube channel. So, mag-ingat po tayo sa paggamit ng ibang materials, ng ibang content. Ang tinatawag na pag-re-upload ng video ng iba. Or ang paggamit ng mga music ng mga big copyright owners. Kasi pwede kang padalhan ng, pwede kang magkaroon ng copyright strike. Yun yung tinatawag na copyright strike. Pag na-validate ni YouTube na ang yung content ay totoo yung copyright claims. So therefore, a copyright claims is not a copyright strike. Meaning, it doesn't affect your channel kung ilan man yung copyright claims mo. Pero ingat-ingat pa rin sa paglalagay ng mga music background at mga video materials na ginamit na ng ibang owners or copyright owners. Dahil pwede kang i-complain ni copyright owners at pwede kang magkaroon ng copyright strike. Yun ang iwasan natin, yung copyright strike. Kasi yun talaga ang magpapa-takedown sa ating channel at pwedeng hindi tayo ma-monetize dahil sa copyright strike. Remember, 3 times lang tayo magkakaroon na pwedeng magkaroon ng copyright strike. Pwede nang i-takedown ang ating channel. 6 months ang ating aantayin bago tayo makakapag-create ulit ng bagong channel. At hindi na natin pwedeng gamitin ang Google account na ginamit natin kung saan na-takedown ang ating channel. So, ayun lang. Sana nakatulong sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit mo lang yung subscribe at bell button para ma-update ka sa mga susunod na tutorials or mga tugtugan ng music. Okay? Thank you.